bukod na papaya, dala dala'y puso, isita ng buka, pagdamin sa dulo, nabali ang sanga, tapos kapalaran, umanak ng iba. Labing limang senior citizen ang nakatira ngayon sa Raintree Care Services and Senior Residences, isang pribadong nursing home sa Parañaque City. Humarap ang puno, datapwat na patigil. Halos limang taon na rito si Lola Gloria, 88 taong gulang. Pagkaliit ng mabuting gawa ay may nagbabayad sa pusong dakila. Siya ang pinakamatanda at pinakamatagal na residente rito. Walang pipitasin kayong mga bata. Yay! Thank you, Mama Gloria. Mahigit limang dekada nang nagturo ng home economics si Lola Gloria. Sabay silang pumasok ng kanyang mister dito noong 2016. 2019, pumanaw ang kanyang asawa. Sanay na kasi ko kasi may mga asawa na sila eh. I have to be strong. Desisyon ng buong pamilya ang pagtira nila rito. Well, there is nothing to explain kasi matanda na ako. At least I can understand. I need to be here. Wala na akong asawa. They cannot take care of me. At saka dito naman, I am well cared. I feel at home. Lahat sila caring and loving. Ano pa hahanapin ko? May demensya na si Lola Gloria pero alam pa rin niya ang kwento nilang mag-asawa. Pagpasok ko, hindi ako nakakawala. Ninabangan ako. Eh, hindi na ako nagsisisi kasi naman, patay na patay siya sa akin. Ano magagawa ko? Binigyan ako maraming anak. Nagseselos pag wala naman ang tiyang ko. Ano magagawa ko? Pero nung namatay siya, at least I miss him so much. Talaga. Tsaka pinag-aral niya ako, pinag-aral niya mga anak ko. Ano pa hahanapin ko? Alam pa niya ang pangalan ng anim na anak. Ito si David, banking and financing. Ito si Carmen, doktora, medicine. Ito special financial analyst sa World Bank. Ito dentist. Ito lawyer. Ano na ba ito? Nalimutan ko na. Ay, Diyos ko. Nalimutan ko na. Siguro commerce din yan. Araw-araw na nag-e-ehersisyo ang mga residente. May oras din ang pagkain at pahinga. For us here in Raintree, we have our residents, and most of them are with dementia. So they need really a daily structure. So if the morning music, if they can hear the music outside, they know, oh, now the activity will start. So that's what we are doing. How are you? Good. Ah, good. May dementia na ang karamihan sa mga residente rito. Ma, pandaan kami, ma. Nakakalimot at nalilito sila sa mga maliliit na bagay sa loob ng maikling panahon. Yun dapat compassion ka, yung compassion mo sa job mo. Kasi kung wala, madali ka talagang yung madali ka mapagod. But kung gusto mo talaga yung work mo, na-appreciate mo sila, na parang naintindihan mo na sila, yung it's more on parang ina-empathize ka sa kung ano yung nangyayari sa kanila. Malaya ang mga residente rito na gawin ang gusto nila. We have certain programs which we offer and you saw one this morning. And it is up to the residents if they want to participate and they visit the family on the weekends. Right, so for us, this is an open door facility. If they want to go to the mall, they can go to the mall. If they want to have a wine in their home, they can go out and buy their wine. So this is their home. And if the family wants to visit, they can visit them. Good morning, ladies. Hi. How are you? Ang mag-inang Alemana sina Mark at Cornelia, ang dalawa sa may-ari ng Raintree Care Services.
Filipino mom, how are you this morning? Isang geriatrician nurse o nurse para sa mga senior citizens si Cornelia sa Germany. Gusto raw nilang parang nasa bahay lang ang mga residente. So if you look at the facilities, we used a big property and we have different houses on this property and we made a tropical garden here inside. So because what the seniors need is they don't need the medical care, but they just need the care and they want to feel at home. 65,000 piso pataas kada buwan ang bayad dito. Depende sa laki ng kwarto at uri ng serbisyong medikal na kailangan ng residente. Ito yung isang sample ng aming private rooms. So, kung makikita ninyo, meron tayo ritong TV, mini rep, aircon, wifi. So, anything na makikita nyo sa isang hotel, meron kami rito. May swimming pool din. So ang swimming pool, bali, ginagamit namin for therapy. Yung mga residente natin na pinapalakad natin yan para ma-exercise yung legs, yung breathing nila, ma-improve din. And sometimes yung mga visitors, yung mga apo ng mga residente natin, dyan din sila naglalangoy. May isang geriatric doctor at 4 na geriatric nurses dito. Hindi ka pa kami? Sagot ng pamilya ng residente kung kailangang dalhin sa ospital. It's a private facility and there are many families, unfortunately, that cannot afford our services or the services of other private institutions. So we always brief the families on the costs that they need to expect. Ang kapalit daw nito ay ang pagiging kampante na maayos ang alaga sa mga residente. Kung dito po kasi, long term po kasi sila eh. So, yung attachment mo sa ano sa mga residents nandoon. Kung sa ordinary hospital, wala yun eh. Hindi ka magiging close sa mga residents. Dito kasi, pag gising nila, ikaw yung kasama. Teka lang, sandali. Ali ka na. Binisita ni Jasmine ang nanay niyang si Lola Consorcia. Sa ibang bansa, nagtatrabaho si Jasmine at 2 linggo lang siya sa Pilipinas. Oh, may picture. Oh, ayun. 86 years old na si Lola Consorcia at halos 4 na taon na siyang nakatira dito. Okay. Family decision to. Kasi nga nagkaroon ng parang gusto ko magkaroon ng proper care ang nanay ko sa dahil sa matanda na siya. Ang mga, siyempre kami mga magkakapatid, nagtatrabaho kami. Yung mga apo niya, nagtatrabaho na rin. So walang naiiwan sa bahay. So nung nagkaroon siya ng dementia, ng Alzheimer's, inisip namin talaga kung ilalagay namin siya sa isang home o kami na lang mag-aalaga. Kaya lang nung nag-deteriorate siya at saka hindi na ma-handle yung kanyang yung kalagayan niya sa bahay. Anong pangalan ko? Ashwin. Ayo. Malaking halaga ang ibinabayad ng pamilya sa nursing home. Kung kaya naman nilang gumastos ng you know, yung medyo malaking halaga pero kaya naman nila at masisigurado nilang maayos yung pag-aalaga sa magulang. Consorcia Loterio. Mas mainam daw ng mga eksperto ang kasama ng senior citizens. Malaki raw ang ipinagbago ni Lola Consorcia. Unang-una sa lahat, sumigla siya. Yung kanyang weight na dagdagan kasi yun naman talaga ang dapat sa kanya, sabi ng mga doktor. Saka mag-aana na siyang kumain. Sumusunod na siya ngayon dun sa mga nurses, caregivers, yung mga dapat niyang gawin. Saka kung paano niya alagaan sarili niya. At saka nakikihanubilo siya ng mahusay sa mga ibang mga residente. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, may 22 pribadong nursing home sa bansa.
Layo ng Philippine Retirement Authority o PRA na ipakilala ang Pilipinas bilang isang lugar kung saan komportableng magretiro sa pamamagitan ng mga nursing home. Ang prime motive ng PRA is to develop and develop the Philippines as a retirement destination. And then at the same time, magdadala sila ng dollar deposit nila dito sa atin. Thus, lalakas ang dollar deposit natin dito. Mas panatag daw si na Jasmine na nasa nursing home si Lola Consorcia. Hindi yun masasabing pinabayaan mo. Bagkus nga, parang inisip ko na mas binibigyan mo ng halaga ang iyong magulang sa paglalagay sa isang ganitong klaseng home care facility na meron talagang nag-aasikaso sa kanila. Masasabi mo kung gaano mo kamahal. Siyempre, magulang mo yon. Lahat ng makakaya gagawin mo para magkaroon ng maayos na yung pagtanda nila. Magkaroon sila ng dignity as they grow up. Malayo man sila sa kanilang mga mahal sa buhay, nakahanap naman ng pangalawang pamilya ang mga residente dito. Ang alam ko, yung mga kamag-anak ko, yung mga kaibigan dito sa akin. Kaya punong-puno ang bahay namin. Kaibigan namin, pero panuturin ko mga kapatid na namin. Ako ay matandang dalaga. I'm proud of it. As of now, okay, enjoy na ako dito. Tsaka ang kapatid ko din nasa States na ngayon. Isa ngayon, bago pa ako dito. Dito kami lang, para kami isang pamilya. Show me your smile. We feel happy. Everybody loves us. Thank you for watching, mga kapuso. If you like this video, subscribe now to GMA Public Affairs official YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for the latest updates.